Maupay nga aga sa iyong tanan. God bless. Good morning, sabi ni Ash. Kanina pa siya gising mga 5:30 kasi naririnig niya yung aso dun sa kabilang bahay. Kaya gising na gising. Lumabas na siya kasi talagang ano, ewan ko ba ang aga-aga niya magising lagi kasi nga parang may umiyak na aso dun sa kapitbahay namin. And 7 to ng umaga and uminom muna ako ng warm na tubig kasi nga may sipon upo ako. As in kagabi hindi ako makaya nga sa sobrang ano ng sipon ko. Nasa sobrang singa ko ng singa, di ba parang sumasakit ng ulo mo. Kaya pag may sipon at ubo ka, mas magandang uminom sa umaga ng warm na tubig. Yun, tapos let's make iced coffee for my breakfast. Pag-breakfast ako ngayon kasi, ano, actually ngayon lang ako nag-breakfast. Ewan ko lang, napagtanto ko lang kailangan ko mag-breakfast kasi nga, feeling ko masarap pero most of the time or most of sa umaga, hindi talaga ako nagbe-breakfast or kahit tinapay. Basta kape lang, okay na ako niyan. Naisipan ko lang magtinapay kasi kagabi nanonood ako ng vlog ni Jaya Kim. Nagtitinapay siya. Naisip ko lang din pagka-umaga. Kaya sabi ko, magtitinapay ako. Hindi ko nilagyan ng kung ano-ano. Wala lang. Ininit ko lang yung bread kasi yan ang type ko. And then, gagawa na ako ng iced coffee. Kumuha na ako ng... Kasi nga, coffee's life. O kahit sinisipo, ninuupo pa rin ako. Sige lang, ice lang, be. Sige lang. Ipag-anuhan mo yan hanggat nabubuhay ka. Sabi pa nga nila. Kumbaga, gawin mong lahat na magpapasaya sa'yo. O yun, nagpapasaya sa akin. Ganun. Yun, nag-coffee muna ako. Kasi ako naman talaga ang unang... You know, nagkakape sa lahat-lahat. Ay, hindi naman nauna. Minsan si yung boss kong isa, yung father ni Hans. Alaga ako. Tapos, ako yun nga una-una ngayon kasi nga papunta siya sa work. And then, tapos na ang aking bread at kakain na ako. Kain na tayo, guys. Kasi, madami pa akong gagawin dito. And take note, prelim examination namin today. At wala sa kondisyon ng aking katawan kasi talagang sobrang sakit ng ulo ko. Iyon. Pero nagpaano na kami, nagpa-test na kami for COVID. Negative talaga kami. Talagang sipon at ubo kasi nga nauso di ba ngayon yung sipon at ubo. Pero sobrang sakit niya sa ulo. Okay lang, dead man lang. Pero alam mo yun, minsan, iwan ko. Diyan, pinipilit ko lang mag-review. Nag-review na rin naman ako ng ilang days. Yan, ngayon, nag-review ulit ako para kasi, hindi kasi ako yung estudyante na, ayan o, prelim exam na, diba? Churn. Yan. Dito kasi school namin, ganyan siya. Tapos, meron siyang option, pupunta ka dun sa quizzes or mga activities or meron ding option na papunta kang sa examination disciples, parang something ganun. Tapos nagre-review lang ako niyan kasi nga kailangan ko talaga. And then welcome back, oh, 'di ba? Grabe, may pa-welcome si Mayor. Welcome back daw. Wini-welcome talaga tayo. Ako kasi estudyante na, hindi ako mahilig meron kasing estudyante, may kakilala ko dati na sobrang galing niya mag-memorize pero hindi niya talaga naiintindihan, minimorize lang niya. Ako naman before that, chinek ko muna kung may gagawin si Hans. Kung wala, di okay. Pero wala na naman, chinek ko lang kung ox lang. At dahil 8:30 na ng umaga, so
kailangan ko na mag-prepare ng kanilang breakfast. Breakfast ng boss ko, yung mami ni Hans at si Hans. Si Hans naman kasi madali lang talaga yun siya. Madali lang talaga siyang pakainin kasi sa umaga talaga, hindi siya yung Philippine style, American style yung alaga ko. Talagang bread lang yon or coffee, o minsan bread and water lang, or Dutch meal, or kahit ano man. Ito pinipipare kong beef and rice. Yan yung sa bus kong babae, sa mami ni Hans. Pero hindi siya, madalang lang din siya mag-rise sa umaga. Ngayon lang, kasi kagabi, may tira kaming beef, yun nga, beef tapa. So, ginawa ko, yung sinilog ko na lang siya, ayan. Nilagay ko yung bawang, hindi ko siya pinasunog kasi sayang. Bawang yan doon sa tapa, kaya di ba masarap. Pero ako kasi sobrang naging talaga ako ng bonggang-bongga kaya umiingat na ako sa timbang. Kasi hindi rin maganda na na-overweight ka sa height mo kasi apektado yung paggalaw mo, hinihingan ka lagi. Ganun. Sa akin, ewan ko lang sa iba. Pero sa akin, yes. Nakakaramdam ako ng hindi komportable ako. Charing! Tapos na siya. And then syempre, di pwedeng yan lang. Kailangan may coffee rain. Coffee din pag may time. Kasi nga morning para may panggising. Di kasi yung boss ko mahilig sa coffee na coffee talaga. Siya talaga yung mga chocolate, mga ganun. Kami lang ng boss kong lalaki yung mahilig sa coffee talaga. Tapos yan, ayun nga, pinipray ko na yung alaga ko. Yan lang gusto niya. May butter sa top ng bread. Isang bread lang din. Tapos yung oven mo. Hindi ko na pinakita dito yung pag-microwave ko pala. Kasi nakalimutan ko kasi maglalaba pala ako. So, patapos niyan, maglalaba muna tayo habang nag-exam or may ginagawa. Laba-laba. Kasi automatic naman yung washing machine namin. So, isang paslak mo lang yan. Hintayin mo na lang matapos siya. Tapos, sampay. Ganun lang ang aking buhay. Napakaswerte ko. Kasi, hindi lahat ng katulong is automatic lahat na ginagamit. Ang nakakaintindi lang sa akin yung mga may naging amo na, you know, mahirap magsabi. Pero, alam na natin yan. Yan, lahat automatic kahit yung map ko hindi siya yung dati, 'di ba, yung pinipiga mo talaga sa kamay din. Eh. Automatic yung gamit ko. Washing ko kaya hindi talaga ako pagod o halimbawa tapos na ako mag-exam or activities or kung anong ginagawa ko. Tapos marinig ko, tapos na siya. Ayan, di ba? Tapos pinakain ko na siya. Yan lang, yan. Ganyan lang talaga yung morning niya. Tapos water. Pina-water ko siya nga kasi inuubo rin siya at sinisipon. So ako, review na naman. Kasi nga, sabi ko nga kanina, hindi ako yung estudyanteng magaling mag-memorize. Ako lang, magaling ako magbasa. Hindi naman sobrang galing. Mahilig ako magbasa at iniintindi ko. Yun. Hindi ako nagme-memorize. Iniintindi ko siya. Kaya pag nag-exam ako, binabasa ko yung question or kung ano. Doon ko lang napapagtanto. Doon ko naaalala na ay ganyan. Ganun ako. Yun lang. And then yan, try Mistral. And then may pa-welcome si Mayor. At nalaman ko, so sobrang ko excited. Bukas pa pala ang exam. Kasi 14 nung araw na yan. At 15, diba? So, ang ginawa ko na lang, natapos ako dyan mga alas 2 ng madaling araw, kaka-review. Ma! Thank you.